Magandang araw po sa inyong mga listeners. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Alam ko po na pagkatapos niyong marinig ang aking kwento, ay marami ang magagalit sa inyo o huska sa akin. Pero mas pinili ko po na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay upang kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. 6 na taon na ako nagtatrabaho dito sa gitnang silangan bilang accountant. Dahil sa tindi ng gastos at papalaki na ang 3 naming anak, napagdesisyonan namin mag-asawa na 2 na kami magtrabaho sa abroad at iwan na lang sa mga biyanan ko ang pag-aaruga sa mga bata. Nurse kasi yung asawa ko. Naghanap talaga ako ng mapapasukan ni Mrs. at pinalad naman na matanggap sa Ministry of Health, kaya okay na din yung sweldo. Kumbaga, sulit ang pagtitiis. June 2006 nang dumating yung asawa ko. Sinuwerte din naman na madistino siya sa trabaho na malapit sa akin. Agad kong inayos sa mga papeles na dapat ayusin para magsama kami. After 3 months, nakompleto din lahat kaya agad-agad kami humanap ng bahay. May kumare kami na malapit sa amin at siya ang bida sa kwento na to. Engineer si pare kaya sa bahay lang lagi si kumare at nag-aalaga ng 2 years old niyang anak na babae. Dahil uso dito ang share-share sa bahay para makatipid, inalok nila kami na doon na lamang tumira sa kanila kasi solo lang nila yung isang flat. Bago pa natapos ang papelis namin, madalas na kami kila kumare dahil ini-sponsor nila si Mrs. para makalabas kaya sulit na talaga yung kwarto na ibibigay sa amin. First week of September, nang lumipat kami ng bahay. Enjoy na enjoy ako sa buhay dahil talaga namang iba yung may kaagaw ka sa unan at kumot. 6 na taon din yata akong nasanay na walang katabi. Tuwing bakasyon lamang nagkakaroon. Talaga namang para kami mag-boyfriend ni Mrs. Walang oras na pinipili basta magkita. Broken time ang pasok ko sa opisina. 7:30 a.m. to 11:30 a.m. then 4 to 8 p.m. Kaya bakante ako ng 11:30 a.m. to 4 p.m. Si Mrs. naman paiba-iba ang schedule. Minsan 7 a.m. to 3 p.m., 3 p.m. to 11 p.m. at 11 p.m. to 7 a.m. Si pare naman, it's straight time niya. 8 a.m. to 5 p.m. schedule niya. Masaya naman yung takbo ng buhay namin. Madalas tuwing Friday, may kasiyahan sa bahay. Konting inuman, kantahan. Si kumare, mahilig sumayaw at kumanta. At pag medyo may tama na eh, galaw-gaw ng kumilos. Kabaliktara naman yun ang sa misis ko na napakakinong magkikilos. Bagay na talagang nagustuhan ko sa kanya. Kung pagkukumpurahin mo si kumare at si misis, di hamak na panalo si misis. Pag umuwi ako sa tanghali bago mag-12, nasa bahay na ako. Pag pangumaga si misis, 7 a.m. to 3 p.m, yung mag-ina lang yung naabutan ko. Madaldal si kumare, oo. Hindi naubusan ng kwento at madalas, nagkakasabay kami sa kusina na magluto. Tumatulog kasi silang mag-ina hanggang tanghali kaya tanghali na rin siyang nagluluto para pagdating ni pare ng hapon, kakain na lamang sila. Isang araw, pag-uwi ko, naabutan ko siyang nagluluto. Nga pala, malapit na sa amin yung anak niya. Yon ang inaanak namin. Lagi siya sa kwarto namin at nakikipaglaro. Tulad ngayon, kumakatok na naman at tumatawag ng ninong. So, nakipaglaro na lang ako sa bata. After 10 minutes, kumakatok na si kumare at tinatawag si inanak at paliliguan daw. Binuksan ko yung pinto at talaga namang para akong pinahako sa kinatatayuan ko dahil natulala ako sa sobrang ganda ni kumare. Maganda naman talaga si kumare. Hindi maipagkakaila yun. Natauhan na lamang ako ng tawagin niyang bata. Magkasing tanda lang kami nila kumare sa edad na 32. Mas matanda sa amin si pare ng 6 na taon.
Si Kumare ay matangkad din na tulad ni Mrs. Mga 5'5 siguro ang height at talaga namang maalaga din sa sarili. Mabuti si Kumare, mahaba ang buhok, medyo chubby ng konti at magaling magdala ng kanyang pananamit. Isang linggong pang umaga si Mrs. kaya yung magina lang laging inabutan ko sa tanghali. Napapansin ko pag nasa bahay si Mrs., hindi naman ganun makatingin sa akin si Kumare. Pero pag wala si Mrs. Para bang may kahulugan yung mga pagtingin niya sa akin. Pero wala lang yun sa isip-isip ko. Katulad na lamang ngayon, palagi ko siyang nahuhuli na titig sa akin. Nasa sala silang magina at pinapakain ng anak. Ganito ang itsura ng plot namin. Pagpasok mo sa pinto ay ang receiving room. Nasa kanan agad ang kwarto namin. Sila Kumare, diretso ka lang at kaliwa. Yung kusina at sa dulong kaliwa yung banyo. Kung dati kay Mrs. lang siya nakikipagkwentuhan. So ngayon, pati sa akin ay okay lang sa kanya na pagkwentuhan ng mga bagay-bagay. Kumare, hindi mo ba namimiss si pare? Dalawang araw na siyang wala. Namimiss, kaya lang. Wala, wag na lang. Napuzzle ako sa huli niyang sinabi. Hindi na ako nagpumilit magtanong kasi nag-isip din ako na baka ganito lang talaga ka-open si Mare. Ako lang ang nag-iisip ng masama. Kahit dumating na si pare kinabukasan at si Mrs. ay pangumaga pa din. Ang maginalang uli kong naputan pag uwi ko sa tanghali. Nagluluto si Mare at mula sa pinto ay binati ko siya. Hi Marge! Dumating na pala si pare kagabi di siguro. Binitin ko doon yung tanong ko. Wala, pagod na pagod. Sagot at biro niya din. Nakaisip ako ng kalokohan. Nagpalit muna ako ng damit. Pumasok ka sa kwarto at doon nagpalit ng damit. Nakatalikod si Kumare at nakaharap sa niluluto. Nirapitan ko siya sa kusina pagkatapos kong magbihis. Sinanak naman ay busy sa panunod ng TV sa kwarto nila. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Syempre naman, sabi niya. Naglaga ako ng baka at uwi yung pare mo. Huwag ka na magluto ha. Pagtingin niya sa ulam, saka siya umarap sa akin. Kitang-kita ko na muntik na niyang mabitawan yung sandok sa pagkabigla nang ako'y makita niya. Halatang-halata na nawala siya sa konsentrasyon ng pagluluto at medyo natulala. Lumapit ako at sabi ko, pwede bang patikim? Binigyan niya ako ng konting sabaw sa sandok at sabi niya, ayan, tikman mo ako ng lasa. Nung magsalubong ang aming tingin, ay talaga namang hindi na ako nakatiis pa. At oo, tama yung iniisip niyo. Nung una, ay mukhang ayaw niya. Pero nung malaunan, ay tumutugon na rin siya sa ginagawa ko. At nang matapos na kami, ay sakto naman na tinatawag na siya ni inaanak. Siguro, nagugutom na or may kailangan tanungin sa kanya. Naiwan akong tulala at natauhan nang maalala ko yung nilalaga ni Kumare. Pinatay ko yung kalan at pumasok ako sa kwarto namin. Nakikiramdam ako at nag-iisip sa ginawa ko. Namin pala. Bigla ko nakonsihin siya. Una, napakabait ng asawa ko para lokohin ko. At saka si pare. Baiti rin naman si pare sa amin eh. Napapailing na lamang ako. 6 na taon ako nakatiis at hindi nagloko. Kung kailang may katabi na ako gabi-gabi, saka pa nangyari to. Lumabas lang ako ng kwarto ng 3:00 dahil susunduin ko si Mrs. Kanina, naulinagan ko ang magina na lumabas ng kwarto para kumain. Pagdating namin mag-asawa, diretso si Mrs. sa kusina at kumain muna kami. May nakalagay na baka sa lamesa
Bigay siguro ni Mare. At ininit na lang ni Mrs. sa microwave. Habang kumakain kami, biglang lumabas yung magina at nagsalita si Mare ng, "Sarap ba?" Kinabahan ako bigla. O kaya natakot parang ganun. Sumagot si Mrs. "Ang sarap ng luto mo, sister. Magluluto pa ako mamaya ng pulutan at mag-inuman daw kayo ng pare mo." Pare. Ako na pala yung kausap niya. Sabi ko naman, "O sige, okay lang. Mag-inom kami." Parang walang nangyari ah, sa loob-loob ko. Mas lalo akong kinabahan dahil sigurado kung nakapasok ako sa isang malaking gulo. Maya-maya pa, ay nagluto na nga si Kumare ng pulutan namin na. Nagluto siya ng sisig na isa sa mga paborito kong ulam. Ewan ko pero natsambahan pa talaga na paborito ko yung ulam. Si pare naman ay lumabas ng bahay para bumili ng aming maiinom. Pagdating niya ay may dala na siyang one case na beer. Sakto naman ang tapos na din magluto si Kumare. Nagsimula na kaming uminom ni pare. "Pare, bakit hindi natin painumin yung mga misis natin? Tutal, minsan lang naman ito eh," sabi sa akin ni pare. Bigla akong kinabahan dahil nga kapag nalalasing si Kumare ay iba ang mga kinikilos nito. Baka si mamaya biglang maapaamin at maging dahilan pa yun ang pag-aaway namin ni misis. "Oh, sige pare," sagot ko na lamang. Tinawag namin ang mga misis namin at pumayag naman sila na makihirap sa amin ni pare. Habang umiinom, ay nagkukwentuhan lang kami ng apat. Ang saya-saya namin. Tawanan lang kami ng tawanan. Kung minsan, nauli ko nga si Kumare na napapatingin sa akin. Iniwas ko na lamang itingin ko kasi katabi ko si Mrs. Baka mamaya mapansin niya. At maya-maya pa, ay unti-unti na kaming tinatamaan. Pansin ko na lasing na si Mrs. at si Kumare. Si pare naman ay parang hindi pa masyado kasi mukhang normal pa siyang tignan. Nagpaalam si Mrs. na iihi daw muna siya. "Han, iihi muna ako ha. Maiwan ko muna kayo dyan." "O sige Han, samahan na kita ha. Mukhang lasing ka na kasi," sabi ko. "Wag na Han, kaya ko pa naman eh," sagot niya. At lumakad na nga siya papalayo sa amin. Maya-maya ay nagpaalam din si pare na iihi din daw siya. Pero si Mrs. ay hindi pa rin nakakabalik. 5 minuto na ang nakakalipas. Naiwan kaming dalawa ni Kumare nang biglang nagsuka si Kumare. Inalalayan ko siya at tinabutan ng tubig. Naisipan ko na kumuha ng yelo para malamig yung tubig na inumin ni Kumare. Natunaw na kasi yung ibang yelo kanina. Naglalakad na ako papuntang kusina. Malapit na ako sa ref nang may marinig akong pamilyar na ingay. Alam niyo na yun. Laking gulat ko nang may ginagawa si Mrs. at si Kumpare. Natulala ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o ano. Dahil kahit ako ay may kasalanan kay Mrs. at minsan ko na rin siyang pinagtaksilan. Naisipan ko na huwag na lamang kumibo at dali-daling bumalik sa pwesto ng inuman. Pagbalik ko doon ay tumungga ako ng tumungga ng beer. Masakit? Masakit din pala. Masakit ang niloloko. Doon ko lamang pinagsisisihan yung ginagawa ko. Yung nagawa ko kay Mrs. Umiiyak ako. Iyak ako nang iyak ng mga oras na yun. At maya-maya pa, ay nakita ko si Mrs. at si pare na sabay na naglalakad pabalik sa amin na. Pinunasan ko agad yung luha ko para hindi nila mahalada. Nagpakalasing ako ng todo dahil nasaktan talaga ako sa nakita ko. Lumipas sa mga araw, buwan, pinili ko na lamang na umiwalay na kami ng tinitirahan para hindi na kaming makagawa pa ng mga kasalanan.